mag-bake tayo ulit. So this is one of your most requested recipes at paborito nating mga Pinoy. Bakery favorite po ito. This is Pinoy style egg pie. Hindi na talaga Pinoy style kasi parang dito lang naman ako nakakita nito. Sa iba, they call it egg tarts or parang custard tart. Yung sa atin is really a unique version kasi yung nasa ibabaw na parang bumubula-bula na nagba-brown. O, paano kaya gawin yon? Simulan natin! So, very basic. First, this recipe, makakagawa ka ng 2 egg pies. Kung sakaling ang dami naman po niyan, pwede mong hatiin, no? Just cut it into half, and then isa lang ang magagawa mo. I have here a basic, teka nga, i-ruler natin. I have here a pie plate. This is 9-inch. Ang sinusukat po natin is itong loob, no? Yung pinaka-size ng pie. Ito kasi is just a handle niya. No? So this is a 9-inch pie plate. 2 ganito ang magagawa mo. Let's start by preparing the crust. Very, very easy. So first, I have here all-purpose flour. Just put it in the bowl. White sugar. This is salted butter. If you're using unsalted butter, lagyan mo lang ng konting asin. No? So the butter, pwedeng malamig ang gamitin mo. Ito is just cool butter. Hindi naman malambot na malambot, hindi din sobrang lamig. And then I have egg yolks. 2 egg yolks. So yan. First, the first step is i-crumble mo lang. You don't need a mixer. Manual lang po talaga ang mixing nito. So once na-crumble mo na, do not overmix it because remember, to achieve a nice flaky and buttery crust, kailangan yung butter is may maiiwang konting chunks, konting buo-buo, no? Hindi mo siya tutunawin dito sa mixture. And since our hands are warm, no, ayaw mo nang matagal na contact kasi baka malusaw naman yung butter. I have here ice cold water, just water with ice. Kung wala ka namang yelo, kung may tubig ka sa ref, edi yon. So, yan, you just pour gradually. Maglalagay ka lang just enough water para magbuo yung iyong crust. O, so yan, makikita mo, di ba? O, nagbuo na siya. Konting tubig lang ang nilagay natin. Just in case maging very sticky ito, you can just get, I have here additional all-purpose flour. Lagyan mo lang ng konti. Just like that. And then you just want to mix this. Alisin ko na to. And the water. You just want to mix this until it becomes a smooth dough. Just like this. And again, do not overmix it. Pwede mo lagyan ulit ng konting flour. And this is ready. Okay? Since 2 yung ating gagawin, I'm going to divide this. Ayan, tig kalahati. If for example, hindi ka pa ready, no? Huwag mong pilitin. I-cling wrap mo lang, no? Balot mo sa cling wrap. Put it in the fridge and then i-roll mo kinabukasan or kinagabihan. Pero ako ready na. So I'm going to roll this. So to roll it, meron ako ditong parchment paper. I have your parchment paper and I'm just going to dust it with some flour. You can also use wax paper. Dust it with some flour. And then I have here a rolling pin, which I'm going to dust also with some flour. No? So, simply lang, first, gusto mong bilugin yung dough manually. And then, when you're rolling, mapapansin mo, kaya ako may parchment paper because with the help of the parchment, naiikot ko yung dough
so that I can roll it gradually. Mapapansin mo, di ba? Yung ginagawa ko, when I roll, I start from the center, up, down. O, di ba? Dahan-dahan. So, center, up, go back to the center, down. And then, iikot mo yung parchment. That way, nasisigurado mo na pantay yung pagro-rolyo mo. Hindi naman kailangan perfect na bilog ang magagawa mo. Basta ang importante is pantay. And then you put more flour, i-check mo kung naninikit. Kung naninikit, angat ng konti. Some flour, angat ng konti, a little bit of flour. And then you just keep on rolling. Anong size ang iyong gusto? Slightly bigger than the size of your pie plate, no? So, malapit na, oh, di ba? Malapit na. So, just keep on rolling it. Don't worry, no? Minsan sa simula, mapipilas. Pero, ipahinga mo lang ng konti, mabubuo mo din yan. Oh, ayan. Slightly bigger than your pie plate. So, again, minsan mapipilas, minsan masisira, ipahinga mo lang ng konti, mabubuo din yan. Ang paggawa ng pie crust, para yung relasyon. Sa simula, hindi mo talaga ma-perfect yan. Pero pag pinractice mo ng pinractice, mabubuo mo ulit, maroroleo mo, maiilatag mo perfectly. Kailangan lang matyaga ka. So, I'm going to roll this. Ilalatag ko na siya dito sa aking pie plate. You just put some flour. And then, with the help of your rolling pin, look, angat mong konting ganyan, i-roll mo siya papunta sa'yo. O, di ba? Perfect na siya pag napunta sa'yo, papunta sa'yo. And now, ilatag mo siya dito sa iyong pie plate. Oh, di ba? And wag mong ipipilit. You have to be gentle. Dahan-dahan lang. Ayan. So nakalatag na siya. Ang mga bagay hindi dapat pinipilit. Dapat kusang lumalatag, parang pie crust lang. Pag pinilit mo kasi, there's a chance na umurong. Totoo 'yan kasi ang pie dough, the more you stress it, the more pressure you put into it, uurong yan dahil nasa stress. Okay, so yan. The next thing that you want to do is to get a pair of scissors and then I'm just going to cut the excess. Yung sobrang-sobrang excess lang. Okay, and then what I'm going to do here, you just fold this like that. Medyo manipis to, so lalagyan ko pa ng konti doon sa loob. Okay. And then, pwede mo yung gamitan ng tinidor or what I'm going to do is lalagyan ko nung design. Kukurut-kurutin ko, pero gentle lang. So, how do we do that? Look. Okay, two fingers. Oh, see? Ganyan lang. Ayan, oh. Parang heart lang. Diba? Parang heart. So, ilagay mo ang iyong heart sa dulo ng iyong crust. Oh, di ba? And then you just set it aside. Itamim mo dyan, and then gumawa ka pa ng isa. It doesn't have to be perfect. Let's roll one more time. Habang tumatagal, magagamay mo din yan. Make sure it's not sticking. Check the size. So it has to be slightly bigger than your pie plate. You roll.
papunta sa'yo, and kung saan mo siya inalis, doon mo iposisyon yung pie plate. Para eksakto. And of course, huwag mong ipilit. Remove the excess, yung sobrang laking excess. You fold. You have to be gentle. Pagka ganitong may kinapos ng konti, lagyan mo ng konti, tapalan mo, so you can make the design. O, see? Wala kang sayang sa pie dough. And then, you make the heart-heart kurot-kurot. Okay. Diba? It doesn't have to be perfect. Now, I'm going to clean up and let's prepare the filling. Of course, a good quality crust requires a good filling. Or yung perfect na filling. Hindi nakakaumay. So this time, gumawa naman tayo nitong ating egg pie filling. Napakasimple. So first, of course, the main ingredients, I have here whole eggs into the bowl. Egg yolks into the bowl. And then I'm going to put condensed milk into the bowl. Pinagsasama-sama lang natin. Napakasimple. This is evaporated milk and a lot of vanilla. Ito yung nagbibigay nung parang bakery taste, yung vanilla. For this recipe, you don't need to use high quality vanilla extract. Actually, ang hinahanap nga, nung natikman ng nanay ko to, ang hinahanap niya is yung the bakery taste, no? Yung pag gumamit ka nung talagang imitation vanilla. Diba? Yun yung very nostalgic yung lasa niya. And then, as I mix this, I'm just going to use a wire whisk. Haluin mo lang, dahan-dahan lang. Okay, just mix it like that. And then, into my mixer, I'm just going to beat egg whites. Mabilis lang to. I-beat mo lang with a wire whisk attachment. High speed, mabilis lang. Until makita mo lang na ayan, na bumula na siya. Ganun lang kasimple. Ito yung na magbibigay nung nice crust on top of your egg pie. So ito, ihalo mo naman yan dito. Ganun lang kasimple. Mix it. And then I have here a strainer. Sasalain ko. Just to make sure that it's smooth. You want all that bubbles. So, wag mong itatapon yung bula. Kunin mo yan. Yan ang magbibigay nung nice brown crust on top of your egg pie. And then, ibuhos mo lang papunta dito sa iyong prepared crust. Saktong-sakto po yan. Okay? So, you want to make sure that there's enough bubbles on top. So, ayan, kagaya nito. O, ikalat-kalat mo. Isn't it bongga? O, diba? And then, of course, I have here one piece of egg. Into this, I'm just going to put a splash of milk. Ito yung magiging egg wash. So, para sa niyang egg wash, pahiran lang natin ng konti yung gilid ng ating crust just to give it that nice golden brown. Ganyan lang. Para shiny yung crust. Okay, this goes into a preheated 350 degrees Fahrenheit oven. Lalagyan ko lang ng tray na ganito.
ilalagay ko sa tray. Mapapansin mo yung sheet pa na nilalagyan ko is butas-butas. Hindi naman kailangan, baka mamaya pakuin mo yung sheet pan mo. Hindi naman kailangan butas-butas. Mas maganda lang kung butas-butas for even distribution of the hot air. So I'm going to bake it 350 degrees Fahrenheit. Dahan-dahan ko ipapasok mga isang oras. So, balikan natin yan after around 1 hour. If you want the feeling na medyo, we call it malasado, yung medyo hindi ganun ka-firm, around 45 to 50 minutes. So, after around an hour, makikita mo na nag-nicely brown na yung ating egg pie. Look! O, diba? If you want it darker, pwede mo pang i-bake yan for 10 more minutes. Ako titigil na ngayon kasi yung huling niluto ko, sabi ng nanay ko medyo matigas daw. So, bawasan ko daw yung bake. So, titigil na ako ngayon dito. But again, if you want it a bit darker, pwede mo pa siyang i-bake pa for 10 to 15 more minutes. And then I'm going to let this cool down. Palamigin mo muna for around half an hour. Kung talagang inip na takam ka na, nakapagtimpla ka na ng kape, ipasok mo saglit sa freezer before you take it out from the pan. Because pag kami nadali mo, no, there's a chance na madurog lang siya. Okay, so I'm going to let this cool down and balikan natin after around 15 minutes. So eto na, dahil talagang mainipin ako at hindi po ako nakapaghintay, pinasok ko po sa freezer to. Although medyo mainit-init pa, okay lang yan. If you're wondering, how do we remove it from the pan? Napakadali. You can just get a chopping board like this. Okay, baliktad mong ganyan. Yan yung crust, the ilalim, and then ibaliktad mo sa plate. Oh, diba? Oh, you have your egg pie. Medyo dumikit lang siya kasi mainit-init pa sa pa. Mainit-init pa po kasi siya. Pero pagka lumamig na po yan, hindi na yan maninikit. Basta-basta. Nako, challenging pala to. Mabigat. Ayan. Dahil mabigat, medyo nag-crack. Pero walang problema yan. Nagmamadali kasi tayo. And then, ayan, let's cut. Look how smooth. Matutuwa ang nanay ko kasi ganito yung gusto niya, yung medyo jiggly. Diba? O, nakikita mo kung ganong ka-smooth yan, parang leche flan. Diba? And of course, the best part is, kailangan tikman mo. Dito na lang ako titikim para hindi masyadong sayang sa hugasan. Ayan, nakakamay, parang sa bakery style, di ba? Divine. Hindi siya nakakaumay and very smooth. Natutunaw sa bibig. And the crust is perfectly cooked. It's very buttery. Flaky. Hindi tayo naglagay ng shortening. Hindi tayo naglagay ng margarine. Pitago na lang natin to. Mainit pa po kasi. Umuusok nga nung hiniwa ko, di ba? Mainit pa po, kaya po nagkaganyan yan. Pagka mainit pa, huwag mong biglain. Baka maghiwalay. So, kagaya nito. Medyo patagalin pa natin sa freezer ng konti, no? I know the next question is, Chef, ipangtitinda ko po, ang mahal ng butter, you can use butter compound. Diniscuss ko na yan sa inyo before, butter compound is half butter, half vegetable fats. Yan po yung mga cheaper butter brands in the market, no? Yan yung mga Golden Crown, Butterlicious, ano pa ba mga brand niyan? Family Spread, yung mga ganon. Yung kung ang butter ay
mahigit 100 pesos. Yan ang isang ganon. Yan po ay nasa 55 to 65 pesos lamang. O di ba? Yun ang gamitin mo. Syempre, hindi ganun ka-pure, pero masarap pa din. I love it. I love how smooth it is. See? Ang sarap. So ano pa, huwag ka na maghintay. Gumawa ka na nito. Huwag ka na maghintay, pero hintayin mong lumamig ha, para hindi mahubad yung pinaghirapan nating nice crust on top. So thank you, happy baking, and I'm going to see you all soon.